Tao Po! Makikituloy po sa inyong mga tahanan, mga kapamilya. Narito ang mga kwentong inyong mapapanood ngayong gabi. Ang buhay ni Asia songbird Regine Velasquez sa kwento ni Ganiel Krishnan. Kilalanin ang single mom na walang inuurungan kahit pa ang pagiging line woman. Bibisitahin ni kabayan Noli De Castro ang magkakapatid na pinipilit mabuhay ng normal sa kabila ng nakalulumpong sakit. Lahat ng yan dito lamang sa Tao Po! Bumisita si Ganiel Krishnan sa tahanan ni Regine Velasquez. At sa pambihirang pagkakataon, ikinuwento ng Asia songbird ang kanyang naging karera at buhay pamilya. Maraming beses ko nang na-interview si Ms. Regine Velasquez para sa TV Patrol. Pero first time ko siyang bibisitahin sa bahay niya. Kaya tara! Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ako, umuulan pa. Tao Po! Hi, Ms. Regine! Kasi pa kita iniintay. Ay, sorry po. Nalilito ako. Nag-vocalize po ako sa labas. Ulan kasi. Please, come on. Very nice house. Thank you. 5 taong gulang pa lang si Miss Reg ay desidido na siya maging singer. I was so small. Ang taas-taas ng stage. Tapos, after ko kumanta, pinalakpakan ako. From that time on, talagang I wanna do this for the rest of my life. Mula noon, naging suki na ng mga amateur singing contest ang batang Regine. Ito yung dream mo. You're really so good at it. Yeah, you do whatever you can to make your dreams come true. 1984, tuluyan nakilala si Miss Reg nang manalo sa talent show na ang bagong kampyon. At alam niyo ba ang nickname niyang Chona ang unang stage name niya? Pero alam niyo, hindi naging madali para kay Chona pumasok sa industriya. Sinabi sa manager ko na, naku, hindi yan si sikat. Kasi oo, magaling siya kumanta, pero hindi siya kaganda. Pero imbes na ma-insecure, mas lalo pang tumibay ang loob ni Miss Reg na patunayan ang sarili. Lagi ko sinasabi, wait till you hear me sing. Laging ganyan, yung parang pinapatunayan ko naman yung sarili ko sa kanila na I also deserve to be part of this industry. Sa ilalim ng bagong management at sa pangalang Regine Velasquez, nahanap niya ang kanyang sulok sa entertainment industry. Dito rin sila nagtagpo ng unang lalaking nagpatibok ng puso niya. It was Ariel Rivera. And he was good to me. It's just that it wasn't meant to be. And after him, since sobra akong nag-enjoy, natuwa ako, parang I was excited to fall in love again. Yes, it broke my heart. But at the same time, if I look back, I had only good memories. Pagkatapos ng unang heartbreak, ayaw na sana ni Miss Reg na may makatuluyang pang taga-showbiz. Pero dito niya na rin na-meet ang asawa na si singer-songwriter Ogiel Cassid. When we met and we became really, really close, he was already married by then. We didn't expect for it to happen, but it did. Our beginnings were very difficult. Nung time na yun, parang, ano ba to? Parang hindi ito yung iniisip kong magiging buhay ko, magiging relationship ko. Bakit ito? Bakit niyo po tinuloy po yun? Because he didn't want to let me go. He wanted to be with me. And of course, I wanted to be with him. Kailangan naming dumaan ng butas ng karayom to be able to be together. Yung may ibang taong involved, yun yung pinakamahirap na tanggapin for me. And Apo. It took me some time to actually forgive myself for that. Kasi hindi naman yun basta-basta na yes. Ganon. Kasi parang you feel like you ruined someone's life. Sabi ni Miss Reg na hindi naging madali ang daan bago sila maging okay. Lalo na ng dalawang anak ni Ogie sa dating beauty queen na si Michelle Van Imeren. We would talk to them, though we would explain to them kasi maliliit pa sila nun, that they're gaining another mom. 2011, dumating kay Miss Reg at Ogie ang kanilang cute na baby boy.
I had him when I was 41. Hindi na namin in-expect. We were both very happy and excited, and he is such a blessing. Nathaniel means gift of God. At alam niyo bang self-confessed bruha mom si Miss Reg? Stricto daw kasi siya sa pagdedisiplina kay Nate. Mag-isa lang siya, ang fear ko, maging brat siya. The last time na naspunk ko siya, he was already 7, malaki na. I use belt. Because ang turo sa amin, you never use your hand to spank. Because your hands are for loving. It's for hugging. Actually, yung first time ko siyang panag-face the wall, umiiyak siya. Iyak ako ng iyak. Tapos parang, ano ba to? Ba't ganito? Parang pwedeng wag na lang. Parang, pero tas, you have to strong yourself. Oo, tapos lalo na pag pinalo mo. Kasi after mo paluin, hindi naman yun ganun na yun, tapos na. You have to explain why. Hindi rin daw nila in-spoil ang kanilang uniko iho. Pag may hiningi siya, kunwari, Mommy, you know, the iPad, the new one, so sasabihin ko, is it your birthday? No? Is it Christmas? No? Then no. He appreciates everything, eh. That's what I like about him. Noong pandemya, want to sawa ang bonding nilang pamilya. Yun nga lang, lahat ng gawaing bahay, si Miss Reg daw ang nakatoka. Ako naglinis ng bahay, parang, oh my gosh, I haven't been doing chores like in 40 years or so. Stress na stress ako, tapos kumaghugas ng pinggan. Yung paghuhugas, no, parang yung mga baso, parang di mo alam kung saan ang gagaling. Yung kakahugas mo lang, may baso na naman. Parang, saan galing? Parang nanganganak yung baso, parang, isa pang pinagkakaabalahan niya noon ang scrapbooking. Nakatulong din daw ito sa kanyang mental health. Pag gumagabi na, parang nai-engulf ako for some reason ng fear, and I don't even know. Umabot na dun sa point na I had to take medications, yung ganon. But still, nangyayari pa din until na-discover ko yung scrapbooking. Kasi my husband would write love letters to me, didikit ko na yan, and then I get, so parang one item at a time, you cut it, and then it's very therapeutic. Inamin ni Miss Reg na pagkatapos ng 35 years sa industry, lumilipas na ang panahon niya. I know that it's no longer my time, but I'm still here, and I'm still doing what I love to do most, which is performing, singing, recording. Doing ASAP, alam mo yun. So, I'm very blessed that I'm still able to do this. But ako naman, parang alam ko naman na meron ng mas magagaling na yung mga singers ngayon. At masaya rin ang Songbird na makapag-share ng aral sa mga batang singers. You know, lahat ng singers, those kids in ASAP, yun na pag humihingi ng advice, yun talagang I would just really give it to them. I'm happy that I'm able to inspire other artists. Yung mapapaano ka rin na parang, oh, kung kaya niya, kaya ko rin. Magpupursige lang ako, magpa-practice lang ako. Malaki ang pasasalamat ni Miss Reg sa matagumpay na karerang minahal niya ng mahabang panahon. Para nasa isip ko, habang may makikinig sa akin, siguro I'll keep singing. Parang natitiri-eyed. Kasi parang, hindi kasi, parang, kaya mo ba iiwan yun? When you love something, di ba? You fight for it. You work so hard to be able to be successful at it. And then just one day you decide, I don't wanna do this anymore. Parang mahirap ko rin. At ang habilin ni Asia Songbird sa susunod na bibirit sa mikropono. God gave you this wonderful talent and you should share it with everyone. And the way I see it now, hindi lang naman tayo basta singer. We entertain people and we inspire people. And hopefully, we inspire other artists also. So that's how I look at it now.